abogado para sa parol mo. Mabait. Kinuha agad niya yung kaso mo kahit wala pang bayad. Kilala ko na yung mga ganyang abogado. Hindi tayo magbabayad, kaya hindi nila masyadong aasikasuhin ng kaso ko. Siyempre, uunahin nila yung mga kasong kikita sila. Ay, hindi naman siguro. Gary, sayang eh. Hoy, ano ka ba? Tinitipid mo yung anak ko? Narinig mo sinabi niya, ang gusto niya, abogadong may bayan. Gawin mo na kaya, huwag na yung magreklamo. Ayaw mo atang palayain yung anak ko eh. Ay, hindi naman po. Magdamag na nga kami nagtatrabaho ni Mara para makaipon tayo ng pangbayad ng abogado eh. Nay, alam niyo naman po yun, di ba? Wala ko nakikita. Basta, Susan, gumawa ka ng paraan. Oo, gumawa ko ng paraan. Gary, si Mara nasa labas. Bakit? Madagal na kayong hindi nakikita ng anak mo. Huwag na, tsaka na lang. Pero miss na miss ka na niya eh. Huwag na nga! Pauwi mo na. Sige na. Katakot-takot na drama na naman yung mag-inang yan. Alam mo, parang teleserye. Nay, ano po? Pwede na pong pumasok? Pinapasok na kasi siya ng gwardiya sa loob ng Zelda. Tapos na daw ang oras kasi ng pagbisita eh. Kahit po sandali lang, baka pwede po pakausapan na lang po natin ng gwardiya. Di anak eh. Tara, uwi na tayo. Dad, buti maga kayo nakauwi ngayon. Of course. I really set aside this day to spend it with the two of you. Wow, ah. Nakabuko mo sa schedule, no? I'm touched. Clara? Joke lang. Wait. Classes will be starting soon. So, what are your plans this school year? Maging honor. Honor lang? Maging first honor. At next year po, pagka-graduate ko na high school, magiging valedictorian ako. That's my girl. Ano po magiging reward ko po naging valedictorian ako? You get good grades in school. You get a good education. Enter into a good university and have a bright future. That's your reward. That's it? Your dad is just joking. Of course, we will reward all your hard work. Thanks, Ma. Hindi mo dapat binibigay lahat ng iniingi ni Clara. Amante, hindi ba dapat bigyan naman natin ng reward yung bata kapag naging valedictorian siya? Malaking accomplishment yon. Ang iniisip ko nga, bigyan natin siya ng sarili niyang kotse. That's just too much, Alvira. Aanhin natin yung maraming pera kung hindi man lang natin magpasaya yung anak natin. Ayokong lumabas na pera lang ang nagpapaligaya kay Clara. Ayoko siya lumaki na katulad ko. Lumaki ako mayaman. Spoiled. Lahat inuutos ko sa katulong. Kahit anong hingin ko, binibigay sa akin. Nung mawala si Papa, bumagsak ang negosyo namin. We lost everything. Mabuti na lang, siniguro ni Papa na pakapag-aral ako sa isang mahusay na eskwelahan. Dahil doon nakapagpatayo ako ng sarili kong negosyo. At sa pamilya natin, kaya ayaw akong lumaki spoiled si Clara.